marami ka nang nabasa at narinig tungkol sa patuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Isang malaking pagsasalakay ng Hamas sa Israel ang nagtulot agad ng pag-escalate ng labanan ito na isa sa mga pinakamatindi na digmaan sa dekada. Sa ngayon, ang Israel ay nakipaglaban sa Hamas sa timog at nakatingin sa isa pang buong gerang hilaga kasama ng Lebanon. Inanunsyo ng Israel na isang saradong militar na lugar ang kanilang hilagang hangganan sa Lebanon matapos ang nakakamatay na labanang naganap sa Hezbollah, isang militanteng grupo sa Lebanon. Sinabi ng Hezbollah na sila'y handang sumali sa digmaan ng Hamas laban sa Israel. Ito ay sa panahon na nagbababala rin ang Iran na maaaring magkaroon ng tugon mula sa mga kaalyado nito, ang Israel, na nagpalala ng takot ng isang buong rehiyon sa giyera sa gitna ng patuloy na karahasan sa pagitan ng Israel at mga mandirigmang Hamas. Pero ano nga ba ang mangyayari kung magkakaroon ng buong giyerang pagitan ng Jewish State Israel at ng dalawang Islamic militant na grupo? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa ika-15 ng Oktubre, nagbabala ang Israel sa mga sibilyan na huwag lumapit sa mga 4 kilometers na hangganan ng Lebanon. Kung hindi, maaari silang barilin. Ito ay kasunod ng pagkamatay ng isang tao sa atake ng Hezbollah sa umaga ng parehong araw na sinagot ng artillery fire mula sa panig ng Israel. Sa kasalukuyan, naguguluhan ang mga tao sa pagsiklab ng hilagang Gaza. Kahit na sinabi ng Hamas sa mga Palestino na manatili sa kanilang mga tahanan. Noong ika-13 na Oktubre, isang bomba ng Israel ay tumama sa grupo ng mga international na mamamahayag na sumusunod sa labanang nagaganap sa hangganan ng timog ng Lebanon na ikanamatay na isa at nasugatan ng 6. Ang giyera na umabot na sa 10 araw noong October 16 ay nagtulot na na mahigit 4,000 na namatay mula nang sumalakay ang Hamas noong ika-7 na Oktubre. Ang Israeli Defense Forces ay patuloy nagpapalitan ng putok sa Lebanon sa mga hilagang bahagi ng Israel mula sa oras na sumalakay ang Hamas na nagtulot ng malaking gulo. Iniisip ng Israel ng Hezbollah ang pinakamalapit nitong banta na iniisip na mayroon itong 150,000 na rockets at missile kasama ang mga precision guided missiles na maaring tumama kahit saan sa Israel. Ang grupo ng may libu-libong veteranong mandirigma na lumahok sa 12 taong digmaan sa Syria ay may iba't ibang uri ng military drones. Ngunit ano nga ba ang Hezbollah sa simpleng salita? Sa itong Iranian proxy sa Lebanon na nabuo noong 1982 na may layuning lapanan ang pagsakop ng Israel sa timog Lebanon. Sila ay humigit kumulang na sa 100,000 na mandirigma. Nakipagdigma ang Hezbollah sa Israel noong 2006 kung saan nawalan sila ng mahigit 1,000 na mandirigma habang nawalan ang Israel ng 120 na katao. Binomba ng Israel ang mga military assets at infrastructure ng Hezbollah ngunit hindi ito nakatupad ng kanyang layunin na alisin ang Hezbollah. Sa kasalukuyan, may mahalagang papel ang Hezbollah sa politika ng Lebanon at nakikipag-ugnayan din sila sa Iran at sa mga Palestinian group. Sabi-sabi, ang planong ito ng atake ay nangyari sa kabisera ng Lebanon gaya ng itinanggi ng Hezbollah ngunit hindi kayang pigilan na kanilang mga lider ang kanilang kasiyahan. Ang biglaang atake ng Hamas, ang rocket fire ng Hezbollah, lahat ng ito ay inorganisa ng Iran. Kaya ang tanong ay kung gusto ba nila na umescalate ito. Gayunpaman, hindi naghihintay ang Israel na malaman ito at nagpadala ng mas maraming sundalo at tangke sa hilagang hangganan. Ito ay isang pangangailangang estratehiya para sa Iran at Hezbollah na manatili ang mga assets ng Israel sa hilaga. Ngunit ito rin ay isang delikadong hakbang dahil kung magiging mas malala ang gera ng Hezbollah at Israel, hindi ito magiging isang lokal na labanan. Maaring masangkot ang Iran at kung sangkot ang Iran, maaring makialam ang US. Maaring magkaroon ng mas malaking conflict sa kanlurang Asia. At kung pasukin ng Israel ang Gaza, maaari itong ituri ng Hezbollah bilang isang dahilan upang sangayunan ang isang malaking digmaan at lalong titindi ang isang tensyon na ayaw nating makita sa kasaysayan ng Asia. Deuteronomy 31 verse 8, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o papabayaan man, kahit huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Kaibigan, napakahirap na isipin na tumitindi ang mga pangyayari at kaganapan sa Israel na nawa hindi ito lumaki at nawa ito ay matapos na. Salamat kaibigan sa iyong panonood at tayo manalangin.
Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tulungan po kami, Panginoon, na maging panatag ang aming kalooban sa mga tumitinding pangyayari sa aming mundo, lalong higit, Panginoon, inyo pong gabayan ang mga mamamayan sa Israel. At nawa, Panginoon, tulungan niyo po sila na maging maayos ang mga labanang ito laban sa Syria, Iran at mga karatig na bansa. Nawa, Panginoon, tulungan kami na manampalataya sa inyo sapagkat naniniwala kami na malapit na ang katapusan ng mundo. Purihin ka, O aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.